talaga nag-handle tayo. Nagagaya tayo, nabibihis tayo. Pero ang sabi ng amin, come as you are. Pag sa Diyos ka lumapit, hindi na kailangan magbihis ka pa ng pinakamagandang bihis. Pag lumapit ka sa Diyos, hindi na kailangan mo ano paman. Come as you are. Lumapit ka, anuman ang nasa iyo, ang mga bagay na sa iyo, tatanggalin mo na sa atin. Romans chapter 1, verse 20. Romans 1:20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Paano mo daw makita ang mga bagay na hindi na nakita sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa ng Diyos? Ang mga bagay na iyong nakikita, ang kagandahan ng ocean, ang mga malalaking mga puno, mga kapatid, yan po ay outline naman ng mga bagay na inihanda ng Diyos. Ito ay isang sketch. Kumbaga sa painting, ito po ay dinodrawing lamang. Pero hindi ito ang real thing. Makita mo ang kagandahan ng mga puno, ng mga beach, ng mga magagandang lugar kapag napapagod ka, pupunta ka, mabakasyon ka sa mga magagandang lugar. Pero ang lahat ng mga bagay na nakikita mong maganda, mga kapatid, iyan ay guhit lamang ng tunay na mga bagay na nais ng Diyos na ipakita sa atin. Ma-imagine mo ba kung ano ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin? Ma-imagine mo kaya? Kaya ang sabi, the Word of God says, 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang mga bagay ng sanlibutan ito ay temporaryo lang. Ito ay outline lang. Kagaya po ng isang arkitekto, guguhit siya ng draft ng isang building, napakaganda ng magkadrawin niya, pero hindi yan ang tunay na building. Sapagkat ang totoong building ay gagawin pa. Ang mundong ito, mga kapatid, ito ay guhit lamang ng tunay na mga bagay na nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Bagaman may mga bagay nito ay maayos, maganda, subalit may mga bagay pang darating sa mga anak ng Diyos na hindi may paliwala at hindi po maiguhit. Kaya, walang sapat na pagsasalarawan sa kagandahan ng atin. Sino ang makapagbigay ng description sa langit? The Bible says, there is a word in the Bible as a silver and gold. Hinto at pila. Pag yan nabanggit, talagang tumuntua niya lahat dahil kayo na yun, di ba? Yan ang kailangan natin. Pero, there is no word that can give justice to the beauty of the presence of the Lord. There is no word that can describe to the dwelling place of God, and that is awesome, that is unspeakable, and that is full of glory. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ang mga bagay ng sanlibutan. Maraming mga bagay ang sanlibutan na ipakikita sa iyo. Lord, amen. Na minsan nawawala ang atensyon mo sa mga bagay na gusto talaga ng Diyos, ang totoong bagay na gusto ng Diyos ibigay sa iyo. Understanding our relationship with the Lord is a dimension of progression of experience. There is a dimension in God in spiritual realm. Meron pong dimension ng Diyos sa kalagayan sa Espiritu. There is a glorious place in God that we can reach, not just long for it. Merong maluwalhating bagay sa Diyos na kaya kinabutin. Hindi lamang aasahin, kundi kaya mong abutin. Mayroon na isang distress.
restaurant na may nakalagay, tomorrow, it's free. Ah, kaya ano magawin mo? Mag-antay ka. Talagang hindi ka mapakanin. Masarap talaga yung restaurant na yun. Kilala. Kinabukasan, alas 7 pa lang, naroon ka na, nag-aabang ka. Pagdating mo doon, naroon pa rin ang sayo. Tomorrow, it's free. Yan po ang ginagawa natin sa ating buhay. May isa nakakatawa. We are doing that. We say, better things are yet to come. Diba? May mga gandang bagay pang darating. Pero mga kapatid, panahon na para tumigil ka sa iyong mga pangarap sapagkat ang mga better and greater things are now. Just stop dreaming. Because ang inaasahan mong better and greater things ay hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi kahapon. Ngayon. Merry Christmas, Pastor Ryan, in two ways. Wait for the word of God. Sana lang. Praise the Lord. Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa pananabik Panginoon na ibinibigay mo sa amin upang ang iyong salita at ang kabuuan ng iyong mensahe ay lubusan, Panginoon, maihayag at tanggapin ang bawat isa sa amin. Lord God, gamitin mo ang aming pastor upang nansagayon magbigay ng patuloy na inspirasyon at kalakasan sa pananampalataya upang nansagayon sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok, Panginoon, at kabigatan sa buhay, magpapatuloy kami, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na iyong pangako ay buhay at ito po ay mananatiling totoo sa lahat ng panahon. Kaya hayaan mo, O Diyos, na ngayon pa lang ay angkinin namin ang iyong pangako na tunay, O God, na iyong biyaya, Panginoon, ay hindi lamang yung mga bagay na parating, kundi ang mga bagay ngayon, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na angkinin na namin sa aming pong buhay. Yes. The Lord Jesus, buksan mo ang aming puso, buksan mo, Panginoon, ang aming kaisipan, at hayaan mong tanggapin namin, O Diyos, sa may pagpupuri at pasasalamat ang iyong pong mga salita. And again, Lord God, we entrust Pastor to you na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, at ibigay mo sa kanya iyong lubusang basbas upang nansagayon, O Diyos, siya po ay maging instrumento para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at magkaroon ng patuloy na kalakasan, Panginoon, at tamang direksyon ng iglesia nito. Maraming pong salamat. We claim now the blessings, yes, that you have reserved for us. Hallelujah. Maraming pong salamat in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ang lahat ay nagsabi now. Not yesterday, not tomorrow, not next month, not this year. It is now, today. Pamayan mo yung katabi mo at sabi mo sa kanya, ngayon na. Ngayon na. We serve the God of now. Naglilingkod tayo sa Diyos. Diyos na ngayon. Ang sabi niya, I am the Lord, I change not. I am the bread of life. I am the living bread. I am the light of the world. Before Abraham was, I am. I am that I am. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. He is the I am, not the I was, or the I will be. He is the God of now. Amen? Amen. Now is the greatest thing of our life. Hindi bukas, hindi kahapon, kundi ngayon. Dahil ako yung sa presensya ng Diyos, I can feel the power of the Holy Ghost now. Hallelujah. I am embraced by the Almighty now. We have to embrace the power of God, of the Holy Ghost now. We say tomorrow or the next day will get better, but you have to
embrace now. You have to embrace the power of the Holy Ghost, because no matter what happens, you are secure because you are embraced by God now. Sa Diyos po, walang space of time. Ibig sabihin, kapag handa ka na, ay lalong handa ang Diyos. Amen? Because God is living in eternity. Tayo na, ang dito mong buhay sa eternidad. Tayo na bumuhay sa panahon, sa oras. Sa dimensyon ng Diyos, meron lamang, ang naroon lamang ay ang revelasyon at ang manifestasyon ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, the Bible says, the things that are hidden in the world are seen not from you, but are seen for you. Ipinakita para sa iyo. Hindi ipinakita na nanggaling sa iyo, kundi para sa iyo. Ang mga bagay nito ay iniset aside ng Diyos. Nakatabi na yan para sa iyo. Kaya mga kapatid, bago ka paman makarating doon sa lugar na dapat mong puntahan, ang pagpapala ng Diyos ay nakaantay na sa iyo. Si Abraham, bago siya umalis doon sa lupain ng Or, may nakahanda ng pagpapala ang Diyos para sa kanya. Si Jacob, bago po siya pumunta doon, mga kapatid, umalis sa bahay ni Laban, mayroon ng pagpapala na nakaantay ang Diyos para sa kanya. Si Joseph, bago po siya inahong doon sa malalim na balon, may pagpapala ng Diyos na nakaantay sa kanya. Si David, mga kapatid, bago siya, mga kapatid, pinag-uusig ni Saul, may pagpapala na nakaantay sa kanya. Kagaya po natin, balahat ng bagay na dinaranas ko ngayon, huwag kang mag-alaala. Ilalagay ka man doon sa malalim na balon, dadalhin ka man doon sa turuan, may pagpapala na nakaantay sa iyo. Hallelujah! Sino nga magpapalit ang gusto makarating sa Diyos sa langit? Pero alam niyo mga kapatid, hindi na kailangan mag-antay ka pa ng rapture para maramdaman mo ang Holy Ghost. We can feel the Holy Ghost right here, right now, as if we are in heaven. Hallelujah! Ang dapat natin natin gawin araw-araw sa ating buhay, dapat po tayo magkaroon ng pagkagutom at sabihin mo, I want more of God in my life. Kaya ang sabi ni Pablo, handa ako na talikuran ng lahat upang makilala ko lamang ang Panginoon, sapagkat ang pagkakilala sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan, mga kapatid. Yes, it is nice. Yun ang inaangad natin, ang mapapunta tayo sa perfect place doon sa New Jerusalem, sa presensya ng Panginoon. Pero hindi mo na kailangan pa, mga kapatid, na makarating doon. Kung nais mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, maramdaman mo yan ngayon din kung magkaroon ka ng desire ngayon. Ngayon. Nasaan ang langit? Pero alam niyo ba, mga kapatid, meron akong nabasa na sabi ang lupa daw ay bahagi ng langit ng Diyos. So if you want to feel heaven, you can feel heaven right now. Bakit, mga kapatid? I cannot wait to go to heaven. To dance, to worship, and to praise. Hindi na kanaantayin ko pa na makarating sa langit para ako'y sumayaw, para ako'y sumamba, para ako'y magpuri. I can dance right now. I can worship right now. I can praise right now. I can shout, Holy, Holy, Holy Lord, God Almighty, right now. I am ready to search for the city whose maker and builder is God right now. Hallelujah! Kaya ang sabi ni Paul, gusto kong abutin at hanapin niya o hinahanap kong abutin. Mula nang tinawag ako ng Panginoon, hindi na ako umabot, hindi na ako huminto sa pag-abot sa Panginoon. Wala na akong panahon para
para tumigil sa pagsunod sa aking Panginoon, sa pangkatbulan ng matikban ko ang presensya ng Panginoon. Ako'y kanyang tinubos, ako'y kanyang iligtas mula sa rusak na kasalanan, na ako'y kanyang binago, na ako'y kanyang hinirang. Hindi na ako tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Lord, yan din ang dapat nating gawin nang matanggap ang Holy Ghost. It is a joy unspeakable and full of glory. Kaya sabi ni Pablo, forgetting those things which are behind, and I press toward the mark of a high calling, I must go on. We must go on. Alam niyo mga kapatid, mayroong mga bagay na makakatulong sa ating pagpupunyagi sa paglilingkod sa Panginoon at upang maging excited tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pure. Kapag ka nabubor ka sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka totoong naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay punong-puno ng buhay, punong-puno ng ilustrasyon, na kung mayroon kang pangangailangan, mga kapatid, wala kang dapat puntahan kundi ang salita ng ating Panginoon. At hayaan mo lamang na makipag-usap sa iyo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng ating mga pangangailangan. Hallelujah! Kaya, lahat po tayo na iniligtas ng Diyos ay may binigay na susi ang Panginoon. Mayroong mga susi na mga pangbukas sa pintuan upang marating natin ang dimensyon na nais natin marating sa Panginoon. Meron tayong magandang bahay. Pagkatapos ang magandang bahay niya, mga kapatid, ay mayroong magandang pintuan, mayroong susi. Ano ang silbi ng bahay na yan kung wala namang susi ang pintuan mo, hindi ka makapasok? Ano ang silbi ng magandang sasakyan kung wala namang susi, hindi mo rin yan papanda? Amen? So kailangan po natin, magkaunawaan po natin kung paano tayo makapasok doon sa dimensyon na nais ng Diyos ngayon. Karamihan sa atin ay namuhuhay lamang sa tinatawang pundasyon. Sa pananampalataya natin, meron tayong pinakamatibay na pundasyon. Wala nang ibang pundasyon na mababasa mo sa Biblia sa isang totoo at tunay na pananampalataya. Kundi ang Acts 2:13. Pagsisisi, pagpabautismo sa pangalan ni Jesus at ang pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, pamumuhay na may kabanalan at si Jesucristo ang ating batong panunog. Ang tanong, sino ba ang tumitira sa pundasyon? Mga squatters, sila pong tumatayo doon sa pundasyon. Tama ba? Dahil tumatayo ng gumawa kayo ng maganda at matibay na pundasyon sa pagkantayos mong tumira doon. Diba? Pero, kinakailang itayuan mo ng bahay, ang pundasyon na yan, kung nais mo tumira doon, sapagkat pagkawalang building ang pundasyon mo, exposed ka. Kinakailangan simulan mo magtayo ng gusali doon sa matibay na pundasyon, sapagkat the stronger the foundation, the bigger and the taller the building can be built. Kaya meron na tayo ng mga ganda malaking gusali, matibay talaga ang pundasyon niya. Pero, alam niyo ba yung maraming mga squatters doon? Sabi nila, makikita mo. Yung abandoned ng mga building, yung mga hindi pinatayuan, may mga pundasyon pero hindi pinatayuan, eh, patang na, simintado na, ano ba gawin ng mga squatter? Abay, dito na kami, magtatayo, hindi pa ito. Diba? Yan po ang kalagayan natin ngayon. We have the strong foundation,
kinakailangan magpatuloy tayo. We must go on, we must continue to move on perfection and in the principle of God. Amen? Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, matakot kayo. Baka kayo hindi makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano mo marating ang kaluwalhatian ng Diyos? Kinakala magkaroon ka ng transformation. Magkaroon ka ng pagbabago. Bakit? Sapagkat kung tayo pa ay namumuhay doon lamang sa pundasyon, tayo po ay namumuhay kasama ng mga squatter. You are baptized in Jesus' name. You have received the Holy Ghost. You have repented of your sin. But wala kang itinayong palibal doon. Wala kang paglago. Kaya ano ang nangyari? Kaunting diferensya, natisod ka na agad. Kaunting bagay, tangko ka na agad. Bakit? Kung wala kang matula ang itinayok ng gusali doon sa pundasyon mo, expose ka sa lahat ng mga bagay, expose ka sa hila ng sanlibutan, expose ka sa mga bagay ng mga kasalanan, expose ka mga kapatid. Kaya mga kapatid, if you are still living in the foundation, you are living with the squatters. The foundation, ang foundation ito po ay struktura lamang para patayuan. Maglagay ka ng puste at makagawa ka ng malaki at magandang bahay sapagkat matibay ang iyong foundation. Kaya anong dapat natin gawin? We must have maturity. Kaya makaroon tayo ng maturity. Pero hindi mo matagpuan ang maturity sa pamamagitan ng iyong sariling kaalaman. Sa iyong sariling katalinuhan, ang maturity ay makikita kung paano ka namumuhay sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? It is time to rightly realign our belief system and to live in the now purpose of God. Kaya kailangan mabuhay natin yung estima natin sa ating parang pagpaniniwala. Hindi sapat na ikaw na pagpismuhan. Hindi sapat na ikaw na nakatanggap ng Holy Ghost. Hindi sapat na ikaw ay magsisi na patuloy ka. Pagpatuloy ka. Ang sabi ni Pablo, I am pressing forward. Inaabot ko yung dapat na ikaabot ko. Amen? God has a purpose for you. Right now. Hindi bukas. Sapagkat ang Diyos ay hindi namumuhay kahapon o bukas. Ang Diyos, mga kapatid, ay laging sa ngayon. Interesado siya sa ngayon. He is the I am, not the I was, or to be. We have to realign ourselves in the now of God. We have to live in a greater dimension. We have to know Him now. Susi yan. Yan ang susi para marating mo ang dimensyon na nais ng Diyos sa mga mo. Alam niyo mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos is a little greater in the third dimension. Number 7 is God's number. 12 is a number of condition. Okay? Let's talk about number 3. There are 3 dimensions in the realm of God. The first, the second, and the third heaven. So kung basahin mo ang Biblia, marami mong mga bagay yung kita mo ng three, about three. Sa aspekto mo ng universe, tatlo rin lang eh. Space, time, matter. Sa division ng oras, past, present, and future. Sa ori ng matters, liquid, solid, and gas. Yan daw, ang mga bagay na yan ay maunawaan ng mga matatalino. Kung matalino tayo, maunawaan natin yan. Doon naman sa hindi masyadong matalino, ito naman. Beta
tatlong bahagi ang itlog. Ang siyel, ang puna, at ang puti. May tatlong major color. Ito, hindi masyadong matatalingan mo na bahagi ito. Puna, dilaw, at asul. May tatlong bahagi ang lupa. Land, sea, and water. May tatlong uri ang government procedure. Legislative, executive, judicial. May tatlong cycle ang buhay. Science, youth, adult. May tatlong division ang time. Seconds, minutes, and hours. At may tatlong manifestation ng Diyos. Father, Son, and Holy Ghost. Amen? God's power lives in three dimensions. The Father, first. Son, second. And Holy Ghost, third. So, Father and Son relates to relationship. He is the Father in creation. He is the Son in redemption. But He is always the Spirit that move upon the face of earth. So, hindi po tatlo ang Diyos mo. Isa lang na nagpahayag sa tatlong kapahayagan. Tinawag siyang Ama ng nilikhaan sa libutan, tinawag siyang Anak ng Diyos na tinubos niya sa ating kasalanan, sino siya pa rin yung Espiritu na sinabi ng Genesis 1 and 2, Espiritu na lumakad sa ibabaw ng tuloy. He is the same Spirit. Before the earth was formed, He was God. Before He became the Father, He was God. Before He became the Son, He was God. He was the Spirit that moved upon the dead. That's why the Bible says, anong sabi ng Biblia? Walk in the Spirit that you will not fulfill the lust of the flesh. Lumakad ka daw sa Espiritu upang huwag mong maganap at huwag mong masunod ang pita ng iyong naman. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay namumuhay bilang ama, meron kang responsibilidad. Meron kang mga pangako. Kung ikaw naman ay mo namumuhay sa relasyon sa anak, lagi mong isipin na ang anak ay lagi kailanman hindi nang babago yan. Yan pa rin ang manunumos at yan pa rin ang nagpapagligtas. Pero, mga kapatid, kung ikaw ay humakbang bago pa man dumating ang pangako ng Diyos sa iyo at sabihin mo, ikaw ang Diyos, bago pa man nilikha at salimutan, bago pa man umawit ang mga anghel na kanilang mga awit, ikaw ang Diyos, bago pa man ang mga pagkahoy ay naglandad ng kanilang mga dahon at mga sanga, ikaw ang Diyos, bago pa man magkaroon ng ocean, ikaw ang Diyos, bago pa man magkaroon ng mga mangulang, wala akong dapat ikatakot, wala akong dapat alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos, bago pa man dumating ang aking mga problema at mga mangsuot. Why worry? Bakit ka mag-alala? Kung ang Diyos ay nariyan na bago pa man dumating ang iyong problema. Bakit ka mag-alala sa iyong mga kasalanan? Kung ang Diyos ay naroon na bago pa man kinain ni Adan at ni Eva ang kahoy, ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Bakit ko lalahanan ng iyong mga karumihan? Sapagkat siya ay Diyos. Siya ay He still deliver, He still saves, and He still redeems. Kapag nabigo ka, when you fail, the grace of God will still deliver. Hallelujah. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. I am the way, and I am on my way to heaven. Amen? I have the truth who my God is. Meron akong daan na alam. At ang daan na yan ay alam ko patungo sa langit. Meron akong katotohanan na laman. At ang katotohanan na yan ay walang iba kundi ang isa lamang ang Diyos. Wala nang iba maliban sa Kanya. Siya ang anak ng Ama. Kung nilika ang salimutan, siya ang anak ng tinubos niya ang ating makasalanan. Siya ang Espiritu Santo sa ating kapanahunan, sa pambabago ng ating buhay. Wala nang iba ang katotohanan maliban dyan. At ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng magsisisi, pagbabautismo sa pangalan.
the way and the truth without man. Anong daan? Ano ang hanap mo ng buhay? But I have life with Jesus. I am what I am because I have life. Ako ay ako sapagkat ako ay may buhay sa aking Panginoong Jesus. I have life not only in this life but eternal. So the will of God is now. The time to worship is now. The time to praise is now. The time to dance is now. The time to sing is now. The time to shout for joy is now. The time to be faithful is now. The time to evangelize is now. The time to win our family to the Lord is now. The time to pray as we have never prayed before is now. The time to repent is now. The time to be baptized in Jesus' name is now. The time to receive the baptism of the Holy Spirit is now. Our life. Shall we all stand? Praise God. Hallelujah. Now, ngayon, sino ang gusto mong tumanggap ng mga bagay na nanggaling sa Diyos? Praise the Lord! Ang kanyang niya. Sagutin ninyo ako ng salita ngayon. Okay? Okay? Ngayon, ha? Ngayon! Hindi mamaya! Hindi bukas! Praise the Lord! Pagkabalain ako ng Diyos! No! Pagkalinin ako ng Diyos! No! Pero kasi ng Diyos ang problema ko! No! Para kasi lang ako ng Diyos! No! Lahat ng pangay na naayin ng Diyos ay natanggapin ko! Upang ngayon ay buong-buo ako na maglilingkod at magpapatapag sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Kailan ka ba mag-
papuri? Kailan ka pa sasamba? Kailan ka pa aawit? Kailan ka pa tatang?